morning, good morning! Magandang magandang umaga po, mga ginigiliw naming tagapakinig. Sa umaga ito, binabati namin kayo ng Happy Midweek! July 14, araw po ng Miyerkules. Ayan, sumapit na naman po ang kalagitnaan ng buong sanglinggo. Tayo muli magsasama-sama sa ating midweek of prayer. Tayo muli magpapalakasan sa isa't isa. Magre-recharge ng ating spiritual battery. At gayon din, tayo mag-aaral sa umaga ito ng ating morning devotional. Tayo muli kakain ng tinapay ng buhay. Tayo po'y magsama-sama na dumulog sa pagkainan kasama ang ating Panginoon. Nawa sa umaga ito, tayo'y handang tumanggap ng pagpapala sa ating Panginoon. Sa umagang ito, ang ating topic ay may pinamagatang Enlist in Christ's Army. Ayan. Umanib sa hukbo ni Kristo. Napaganda ng ating topic, mga kaibigan. Ano? Handa po ba tayong umanib sa mga kasundaluhan ng ating Panginoong Hesukristo? Sinabi tayo parang mga sundalo, mga army ng ating Panginoon. Tayo mga manggagawa, ano po, sa bukirin ng ating Panginoon. Ngunit bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, mga kapatid, tayo muna'y humiling ng gabay sa pamamagitan ng isang panalangin. Amang banal na sa langit ng tahanan, sa umagang ito, Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa buong magdamag na aming pansamantalang pagpapahinga. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat sa amin at binigyan kami muli ng panibagong duktong ng buhay sa umagang ito. Salamat sa napakagandang umaga na pinagkaloob niyo sa amin. Muli kaming dumadalangin sa iyo, Panginoon, ng gabay, patnubay. Ini-invite namin ang banal na Espiritu na sumamin, Panginoon, at pangunahan kami sa pag-aaral namin sa umagang ito. Nawa ang morning devotional naming pag-aaralan ay maging kalakasan namin, Panginoon, at inspirasyon sa buong maghapon ng aming pakikibaka. At gayon din, maibahagi namin sa aming kasama sa trabaho, mga taong aming makasalamuha sa buong maghapon. Maraming maraming salamat po sa pagpapala sa buong nakalipas na araw na pinagkaloob niyo sa amin, hindi sa mga pagsubok na aming naranasan, at patuloy kaming pinapatibay sa pananampalataya. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa kapatawaran na pinagkakaloob niyo sa amin, ngayon din sa pagdinig sa aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Sa umagang ito, mga kapatid, ang ating topic ay may pinamagatang Enlist in Christ's Army. Ayan. Mga kapatid, isa sa sundalo, ano po, army sa United States. Ayan. Si Desmond Doss. Ayan. Isang Kristiyanong kawal, mga kapatid. Isang Seventh-day Adventist na nangako na hindi hawak ng baril ni hindi sapagkat ang konsensya niya ay hindi kaya na pumatay. Ito pa nga ay isinapelikula, ano po, yung Hacksaw Ridge. Napaganda ng pelikulang ito, mga kapatid, isang inspirasyon sa atin bilang mga Kristiyano. Siya ay naging isang bayani kinilala, ano, mga kapatid, na nagligtas ng napakaraming buhay bilang isang sundalo na hindi humahawak ng baril. Ano po? Hindi pumatay. Hindi siya pumatay, mga kapatid.
Tayo rin ay mayroong mga kasundalahan noong panahon ng hapon, mga kapatid. Yung tinatawag na hukbalahab. Ano, hukbong bayan laban sa mga hapon. Ayan, na yan natatag noong 1942, noong digmaan ng sa atin. Ito yung mga nagtatanggol sa ayon sa nabasa natin sa history. Ano po? Tagapagtanggol daw. Ano po? Laban sa mga nangaapi na mga Hapon, panahon ng gera. At syempre, meron din namang mga makapili, mga kapatid. Yung mga nagtuturo. Ayan. Saan ba tayo aani, mga kapatid? Sa sundalo ng ating Panginoon? O sa kagaya ng makapili na pawang kasiraan lamang ang ibinibigay sa iglesia at nagpapagamit sa kaaway? Yan ang pag-aaralan natin sa umagang ito, mga kapatid. Ayan. Bilang mga anak ng Panginoon, dapat pagsikapan nating mga Kristiyano, mga kapatid, na abutin yung pinakamataas na pamantayang nilagay sa harapan natin. Ano, sa Ebanghelyo, hindi dapat tayo makontento sa anumang bababa sa kasakdalan. Ano po? Kaya nga sabi ng ating Panginoon diyan sa Matthew 5:48, kayo nga'y magpakasakdal na gaya ng inyong Ama sa kalangitan na sakdal. Ano, perfect sabi ng Panginoon. Pero brother Neil, parang hindi naman malabo naman yata ang mangyari yan. Perfect. Ayun. Ang sabi po dyan, yung salitang perfect, pag isinalin sa ibang salin ay complete. Ano, sapagkat tayo kulang. Kulang ho tayo. Kailangan natin na yung mga karakter ng ating Panginoon. Kaya nga dapat ini-imitate natin yung ating Panginoon. Yung karakter niya. Christian tayo. So we have to be follower of Christ. Sabi ni Pablo dyan sa 2 Corinthians 3:18. Ano po? Beholding as in a mirror the glory of the Lord, we are being transformed into the same image. Ano po? Kasi tayo nilalang. Yan ang original design natin eh. Same image ng ating Panginoon. From glory to glory, even as from the Lord, the Holy Spirit. Ngunit dahil sa kasalanan ay tayo'y nawalay sa ating Panginoon. Ngunit dapat tayo manumbalik sa dating imahe. Ano po? I-imitate natin, gayahin natin ang karakter ng ating Panginoon. Pag-aralan natin ang mga salita ng Diyos na dinadala ng mga banal na prinsipyo nito sa ating mga buhay. Lumakad tayo sa harapan ng Diyos sa kaamuhan at kapaumbabaan na araw-araw na itinatama ang ating mga pagkakamali. Huwag nating hayaang humiwalay sa Diyos ang kaluluwa sa sariling pagmamataas. Huwag taglayin sa ating mga puso ang matayog na kapangyarihan na iniisip ang ating sarili na higit kaysa iba. Ayan ang delikado, mga kapatid. Alam naman natin na si Lucifer ay bumagsak dahil sa ganyang karakter, yung pagiging mataas. Gustong abutin pa, gustong mas dumakila pa siya sa ating Panginoon. Eh samantalang siya ay created beings lamang, mga kapatid. Dapat tayo maging humble. Sabi diyan sa Mika 6:8, kaniyang ipinapakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti. Ano ha? Kung ano ang mabuti, mga kapatid, at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa ng may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad ng may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Ayan, walk humble with God. Dapat ganyan, mga kapatid, tayo bilang mga mananampalataya, bilang mga sundalo, Kristiyanong sundalo, ano po, ng ating Panginoon. Pagkatapos ay maghahari ang pag-ibig ng Diyos, ano po, sa ating mga puso. Kaya't ang akalang siya ay nakakatayo ay mag-ingat at baka siya mabuhali. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Ano? Pinaalalahanan tayo siya ni Pablo pa rin sa 1 Corinthians 10:22. Kaya't ang may akalang siya ay nakakatayo, mag-ingat na baka mabuhal.
you might fall nga, ano, sabi ng Apostol Pablo. Paalala sa atin, kaya huwag tayong kaya tayo lumakad ng may pagpakumbaba kasama ang ating Panginoon. Ano po? Ang kapayapaan at kapahingahan ay darating sa iyo habang pinapasakop ang iyong kalooban sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Pagkatapos, mga kapatid, ay maghahari ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso na pinapasakop kay Kristo ang malalim na pinagbumulan ng mga kilos. Ang madali at mabilis na magiging mainitin ng ulo, ano po, minsan tayo ganyan, mainitin ng ulo, sapagkat hindi pa nga tayo unti-unting na kukuha natin yung karakter ng ating Panginoon. No, si Moses, meek, yan. Tayo minsan umaangal, sa trabaho, ay ilan lang yung pinapaikot nating tao sa ating department. Si Moses, mga kapatid, ay napakarami ang nagrereklamo nung panahon na yun. No? Kaya mga madali at mabilis mag-init ang mga ulo ay pasusukuin ng langis na biyaya ni Kristo. Ano po? Ang pagkadama sa kasalanan na papatawad ay magdadala sa kapayapaang iyon na higit pa sa pagkaunawa. Magkakaroon ng masidhing pagsisikap na pagtatagumpay ang lahat ng hadlang sa kasakdalan Kristiyano. Maglalaho ang pagtatalo. Ayan, mga kapatid. Sabi diyan sa John 15:12, "This is my commandment that you love one another as I have loved you." Ayan. Mag-ibigin tayo sa isa't isa. Ayan, mga kapatid, love one another. Ano po? Sabi ng ating Panginoon. Kaya yung pagtatalo ay tanggalin natin ang mga nakikita sa kakulangan ng iba sa paligid niya, makita ng higit na malaking kakulangan sa kanilang mga sariling karakter bilang mga Kristiyano, sundalo ng ating Panginoon. Sa pag-anib natin sa ating Panginoon, unti-unti, ano po, mababago yung ating mga attitudes, ano po, mga kapatid. Mayroong mga nakikinig sa katotohanan at nakumbinsing sila'y nabubuhay na hindi kasang-ayon sa ating Panginoong Hesukristo. Sila'y nasa paghatol at sila yung nagsisisi sa mga kasalanang iyon. Nagtiwala sa katuwiran ni Kristo, nananampalataya sa totoo sa Kanya. Sila'y tatanggap ng kapatawaran sa kanilang pagtigil sa pagkakasala at pagkatutong gumawa ng mabuti. Sila'y lumalago sa biyaya at pagkilala sa ating Panginoon Diyos. Yan. Ganyan din tayo, mga kapatid. Ano po? Kailangan tayo lumago sa biyaya ng ating Panginoon. Kailangan tayo nag-grow. Ano po? Sabi diyan sa 2 Peter 3:18, "Datapat magsilago kayo sa biyaya at pagkilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo." Ayan, mga kapatid, ang paalala ng Apostol Pedro para sa atin, ano, tayo mag-grow bilang mga Christian army ng ating Panginoon. Pag-anib, tayo umanib sa Kanya. Ayan. Sa pag-anib natin sa Kanya, malalearn natin yung dapat na taglaying ugali bilang isang sundalo ng ating Panginoon. Ano po? Kanilang o tayo nakitang dapat tayong magsakripisyo para makahiwalay sa sanlibutan at pagkatapos kuwentahin ang gugulin, titingnan nilang kakawalan kung hindi maangkin si Kristo. Ayun, napaganda ng ating morning devotional. Kulang tayo, kaya nga dun sa binasa natin kanina, mga kapatid, be perfect as your Father in heaven. Yung perfect sa ibang salin ay complete. Incomplete tayo, mga kapatid. Ang sabi dito sa ating binasa, kakulangan natin pagka wala ang ating Panginoon sa ating buhay. Ano po?
sila'y umanib sa hukbo ni Kristo. Ayan, yung mga nabanggit natin dyan, mga kapatid, na baguhin yung ating karakter, tanggapin natin ang Panginoon sa ating buhay, gumawa tayo ng may pagpakumbaba kasama ang ating Panginoon. Ito yung mga ugali na tinataglay ng Kristiyanong sundalo ng ating Panginoon. Hukbo, ano po? Army of Christ. Sabi dyan sa Revelation 7:9, napakaganda ang topic na ito, mga kapatid. Ang text na ito, after these things I look, behold, a great multitude. Ayun, mga hukbo. Ano po? Umanib yung great multitude sa pamamagitan ng 144,000 na special forces na nagpakalat ng pabalita ng ating Panginoon. Dahil dyan, maraming na-impluensyahan. Ayan, yung 144,000, may separate topic tayo dyan, mga kapatid. Pero dahil sa kanila, great multitudes ang na-impluensyahan. Marami ang umanib sa hukbo ng ating Panginoong Jesucristo. Yan yung topic natin ngayon, mga kapatid. A great multitude which no one could number. Ano po? Ni walang makabilang of all nations, tribes, peoples, and tongues standing before the throne and before the Lamb, clothed with the white robes with palm branches in their hands. Ayun, mga kapatid, umanib sila sa hukbo ng ating Panginoon. Ganyan din na. Tayo, mga kapatid, iniimbitahan tayo ng Panginoon na umanib sa kanyang hukbo. Ito po yung para sa lahat, open para sa lahat. Ang digmaan ay nasa harapan lamang natin. Sa ating itong hinaharap na may kapanatagan at may kasiyahan na ipaglaban sa sariling natural na hilig at makasariling nais na dinadala ang sariling kalooban sa pagpapasakop sa kaloob ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, yung battle sa ating sarili sapagkat tayo makasalanan, hinding-hindi natin ito magagawa ng tayo lamang, mga kapatid. Kailangan may tulong ng ating Panginoon Jesucristo. Ano po, dapat araw-araw tayong lumapit sa ating Panginoon para sa biyaya at para makasunod sa Kanya. Ano po, at magpalakas at magtulungan sa isa't isa. Kailangan daily baptism of the Holy Spirit, yung ating araw-araw nananalangin tayo. Araw-araw tayong humihiling ng gabay sa ating Panginoon. Ganito dapat yung mga pag-ugali ng Kristiyano. Ano po, mga kapatid? Ito ang tunay na pagbabago. May pagpapakumbaba at magpapasalamat na pagdepende, umaasa sa tulong ni Kristo. Silang mga nabigyan ng isang bagong puso, ipinapakita nila ang kanilang mga buhay, ang bunga ng katwiran. Ayan. Minsan nilang inibig ang kanilang mga sarili, ang makasanlibutang kasiyahan ang kanilang mga galak, na ibaba na ngayon ang kanilang Diyos-Diyosan at naghaharing pinakamataas ang ating Panginoong Diyos. Iyan dapat ang taglayin natin, mga kapatid, bilang mga nagnanais na umanib, ano po, sa great multitudes. Ayan, sa hukbo ng ating Panginoon. Kailangan taglayin natin, i-imitate natin ang karakter ng ating Panginoong Diyos. Napaganda ng ating morning devotional, mga kapatid, Enlist in Christ's Army. Ano, mga kapatid? Bago tayo pansamantala magpaalam, mga kapatid, tayo makakapakinig muna ng isang napakagandang awit na alay sa ating Panginoon, ating pong pakinggan. Punong-puno ng kulay, iba't ibang pagsubok iyong mararanasan.
karanasan. Kahit anong layo ng iyong paglalakbay, puso ay kaykaan, ligaya ang taglay. Sulat na katawagan, isa kabuhayan, ito'y hindi biro paglilingkod sa may kapal. Ika'y tinatawag ng ating amang banal. Ano ang iyong sagot? Siya'y naghihintay. Ang buhay ng sulat, punong-puno ng kulay, lungkot, saya at hirap, parating kaagapay. Ngunit ang pangako, buhay na walang hanggan, kaya't manatili paglilingkod sa may kapal. Sulat na katawagan, sa kabuhayan, ito'y hindi biro paglilingkod sa may kapal. Ika'y tinatawag ng ating amang banal. Ano ang iyong sagot? Siya'y naghihintay. Ang buhay ng sulat, punong salalay. At hanggang timpala ikaw man ay mamatay, bituin naghihimig sa'yo. Na katawagan sa kabuhayan, ito'y inibiro paglilingkod sa may kapal. Ika'y tinatawag ng ating amang banal. Ano ang iyong sagot? Siya'y naghihintay. Sulat na katawagan sa kabuhayan, ito'y hindi biro paglilingkod sa may kapal. Ika'y tinatawag ng ating amang banal. Ano ang iyong sagot? Siya'y naghihintay. Ano ang iyong sagot? Siya'y naghihintay. Ano ang iyong sagot? Siya'y naghihintay. Ang buhay ng sulat. Amen. Ayan, tayo ay tinatawag na umanib sa hukbo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ano ang tugon? Ano, mga kapatid? Ano ang ating tugon? Tayo po'y manalangin. Dakila at mapagpalang Diyos, sa umaga ito, maraming maraming salamat, Panginoon. Tinapay ng buhay na aming tinanggap. Salamat sa invitation na patuloy niyong nire-remind sa amin na kami umanib sa hukbo ninyo, Panginoon. Itin makasama ang aming mga kapatiran, ang aming mga kaibigan. Maimpluwensyahan namin na
ang makasama kami sa great multitudes. Lord, salamat sa napakagandang mensahe ng morning devotional. Sa umaga ito, Panginoon, maging kalakasan namin ikaw sa pakikibaka namin sa buong maghapon. Sa aming pagtatrabaho, gabayan kami, Panginoon. Hindi maibahagi namin ang simpleng mensaheng ito sa aming mga kaibigan kasama sa trabaho at aming mga kasalamuha pa. Salamat, Panginoon, sa pinagkulob niyo sa aming pag-iingat. Muli, kapatawaran ang aming hinihiling, Panginoon. Ingatan ang aming mangmahal sa buhay sa kabila ng mga pandemyang naranasan. Ang ilan sa aming mga kaibigan ay nasa banig ng karamdaman. Hipuin sila, Panginoon, ng iyong mapagpalang kamay upang sila'y gumaling at mabigyan ng kapayapaan ang kanilang mga mahal sa buhay. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagdinig sa aming mga panalangin at pagsagot, sapagkat ito'y aming hiniling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Yan, muli natin binabati ang ating mga listeners. Mga kapatid, good morning sa inyo. Luzon, Visayas, Mindanao, at saan man kayong sulok ng mundo, naabot ng pabalitang ito, mga kapatid. Good morning. Muli tayong magsasama-sama sa ating midweek o prayer mamaya. Ano po? Para mag-recharge ng ating spiritual battery. Pinabati natin yung ating mga kaibigan dyan sa Season Pangasinan, sa Cebu, sa Lipa, ayan, sa Pililya, lalong-lalo na dyan sa gitnang silangan. Ayan, mga kaanib natin yan sa pagpapakalat ng pabalita. Good morning sa inyo, yung ating mga frontliners na patuloy na ginagamit ng ating Panginoon sa larangan ng kalusugan, yung dinedicate nila yung kanilang sarili sa paglilingkod. Ano po? Pagpalain nawa ng Panginoon kayo dyan. At gayon din yung mga nagse-celebrate na mga birthday at anniversary, binabati natin. Brad Burr, kamusta ka na? Governor Earl, Arnel, gising na. Madam, good morning. Madam Roma, Piahante family, Bate family, good morning. Brother Ryan Kit, gising na. Good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Pagpalain nawa ang bawat isa, mga kapatid. God bless us all. Happy midweek. Pumuli.